Good morning po. Ford Escape 2015 model. Okay, 2015 model. Yung concern po niya ay umiilaw yung kanyang ABS at saka traction control. Yan. 2015 model, 2.0 engine at saka EcoBoost automatic transmission. Okay? So, yung umiilaw po niya yung kanyang ABS at saka traction control. Ang steady, no? Ini-scan ko po yung lumalabas na DTC ay 4. Yung C00512028B ABS. Yan. At yung kanyang description po ay steering wheel position sensor failure. Yan. Signal bias level out of range 0. So, naiba yung kanyang adjustment. So, naka-zero po yung kanyang adjustment. Yan. So, meron pa pong lumalabas na EO codes. Ito yung kanyang U0415 invalid data. Ayan po. So, ito pa po yung kanyang EO codes na lumalabas. Okay po. So, ito po yung lumalabas na DTC. So, yung apat na ito ay on demand. So, hindi talaga siya ma-delete. Ito. So, yung una na lumalabas ay yung kanyang C0051. Yan. Steering wheel position sensor. At saka yung failure type niya ay 28. So, signal bias level out of range 0 adjustment. So, ito lang po to yung talaga yung concern niya. So, ito, may ilaw na to dahil dito sa kanyang 0051. Okay? So, ito, kasama na to dito sa kanyang steering wheel position sensor na nag-failed. Okay? So, ito yung communication network niya, yung tatlo. Description niya ay invalid data received from anti-lock brake system. And control module ng kanyang ABS module is U0451. Okay, ito naman po yung kanyang park assist module. Yan, ito yung parking assist module U100. Yan. Semi-automatic parallel parking system failure. Okay, failure. So yung pang-apat niya ay U0415 PCM description ay invalid data received from anti-lock brake system control module. Okay, so ito lang talaga yung kanyang the main concern na kailangan natin i-resolve. Okay, so chine-check ko naman po yung kanyang suspension. Chine-check ko wheels and tires. Okay, yan, chine-check ko na. So, meron na talaga akong nakita sa kanyang pinapalitan na pala to ng kanyang lower arm at saka yung tie rod in. Okay, tara tingnan natin. Tingnan natin yung kanyang lower arm. So, hindi talaga pwede mag basta lang na pukpok ng ating lower arm kasi may iba na mga seating doon sa kanyang power steering assist at saka yung kanyang wheel angle sensor. Okay, tara tingnan natin doon sa ilalim. Okay. Okay po, so nandito na tayo sa ilalim. So ito yung nakita na pinapalitan. Ayan, ito palit, bago. Ayan, bago. At saka itong kanyang lower arm, bago to. Ayan. Lower arm, left hand and right hand po. So, ito yung pinapalitan. Ito naman dito sa kabila. Ayan, bago po itong kanyang lower arm. Ito. At saka, itong kanyang rack in. Ito. Tie rod in. So, ayan. Bago yan. Rack in, tie rod in. Okay. So, ito yung kanyang steering module, ayan. So, hindi yan bago. Ayan. Steering module yan. Ito yung steering module niya. Ayan. So, hindi.
Hindi yan bago. So ito lang yung bago niya. Okay? So tara, puntahan natin sa ibabaw. Okay po. So okay na po siya. Yan. So napapansin niya ba na nawawala yung kanyang traction at saka base dito? So tapos na po ko na itong tinatrabaho. Okay po. So sa itong na concern ay wala pong nasira. So na-adjust lang po yung kanyang seating. Okay, so ang ginawa ko po dito ay ini-initialize lang yung kanyang module. So walang sira po na nangyari nito. So yung DTC po niya ay C0051 ay meron po siyang initialization. So pag ano to, pag scan ko ulit, wala na yung mga U codes, so mga communication network, at saka yung C0051 wala na din. Okay, so ngayon drive cycle ko na po ito. Good news na walang nangyayari na malaking pangyayari. So walang nasira na module. Okay, so ginawa ko lang ay initialize. Okay, so drive cycle muna ako at para ma-sure natin kung bumabalik pa ba yung kanyang DTC or yung kanyang error. So okay, drive cycle ko muna.